Guys, this is first lesson natin para sa midterm, part 1. And previously, diniscuss natin ang introduction, definition, and some terms related sa SQL. Ngayon naman, didiscussin natin yung creation na ng structure. No? So, may dalawa kasing way, no, para makapag-create tayo ng mga objects, no, sa pag-manage ng ating database. The number one, creating table or objects by using Microsoft SQL Server. Ito. So, hindi tayo gumagamit na programming dyan, no? Hindi natin ginagamitan ng mga commands dyan, no? And the second one is yung gagamit tayo ng mga commands, which is ito yung nakikita nyo sa left side, no? Yan yung example ng SQL commands. So, yun yung two-way, no? We will focus right now, no, sa pag-create ng objects by using commands. We will not be focusing on the second method or the first method, which is the use of the user interface, no? Katulad nito, Microsoft SQL Server, no? Kasi automatic lahat pag ginamit natin ito. No? Hindi natin matutunan yung mga commands, no, na ginagamit sa SQL kung yan ang ating gagamitin sa pag-setup, no, ng database. No? With that knowledge, we will now begin with the first object, no, na napakalaga, no? Hindi tayo makapag-create ng reports, ng query, kung wala tayong table na na-create. Okay? So, before you start implementing your tables in the database, you should always spend some time designing your tables properly using a design tool like Erwin, no? Ito ang example ng Erwin na sa baba. Ito. Yan. So, ang Erwin ay isang software na ginagamit sa pag-design ng table, no? Before using the commands, we have to design first, no, kung ano ba yung mga fields table na dapat nating i-create. And we use software like Erwin, no, para mapabilis yung ating pag-design ng mga tables, no. Yung Erwin, gumagamit lang tayo, no, kung maraming table tayong dapat gawin at maraming table na dapat i-connect or gawa ng relationship. So, since example lang naman at maliit na table lang ating gagawin, hindi natin kailangan ng Erwin, no? Ginagamit lang to sa mga malalaking project, no? Malalaking database. Paano tayo nagde-design ng table? So, ang purpose na pagde-design natin ng table, number one, is para malaman natin kung ano yung magiging laman ng ating table. And then second, kung ano yung mga relationships ng bawat table na yon. So, ER diagram, pag sinabing ER diagram, entity relationship diagram. Gumagawa tayo ng diagram, katulad nung nakita natin kanina, no, using Erwin, para makita natin visually kung ano ba yung mga table na mayroong relationship. So, ano yung sinasabi nating entity relationship? For example, we have table name book. And we have another table here named chapter. So, alam natin na sa bawat book, meron chapter. So, kailangan itong dalawang to magkaroon ng relationship. Dapat magawan or may connect natin ang dalawang table na to for the purpose of displaying the proper reports or designing the proper query, no? Kung tayo ay mag-aanap ng chapters na laman ng isang book, no? Dito sa first table natin. For example, meron tayong book 1. Dapat kung isa-select ko ang book 1 dito sa first table na to, sa reports, lalabas yung related na chapters. No? Remember, ang table na to, or ang dalawang table na to, ay hindi lang maglalaman ng isang libro. No? So, maraming libro siya na dapat i-record dito. So, since maraming libro, dapat magkaroon sila ng relationship kung anong chapter ang related sa isang book title. So that is the purpose, defining, no, the entity relationship in a diagram. No? Pag sinabing entity, sabi nga natin, di ba, ng prelim, yung entity object. At itong book and chapter ay objects yan.
So, sa loob ng system, meron tayong tinatawag na mga objects. Isa na yung table, no? Na kinukonsider as objects, no? So, specific tables, ito muna, used for design and modeling of databases, yung ER diagram. And also, ER diagram used to specify tables and relationship between them, no? Using the primary keys and foreign keys. Yung dalawang term na yan, mamaya, didiscussin natin. So, kung malinaw na kung anong definition ng ER diagram at kung saan siya ginagamit, we will go now with the format ng commands for the creation of table, no? So, this is the sample or the format for the create table statement, which is used to create a table in a database. So, we have create table command, yan. Ang ating procedure is to make this command all caps lock. So, para ma-distinguish natin kung ano yung commands at ano yung hindi. Pero kung gumagamit ka ng interface katulad nito ni sqlfiddle.com, wherein pwede kang magpasok ng mga commands and ibibigay niya sa iyo yung result, no? Mamaya, I will show you how to use this interface, no? So, kapag gumagamit ka ng interface, makikita mo agad na dinidistinguish niya agad kung ano yung commands, ano yung mga data types by giving it a separate color, different colors, no? So, we have, ito yung pag nakita niyo itong black, ibig sabihin ito, user-defined to, no? Ibig sabihin, tayo nag-define, mga programmer nag-define yan. Pero itong may mga color, ibig sabihin niya na yung mga built-in commands. So, ito yung ating format, create table, and then we specify the table name. So, sa example natin, customer table. So, enclose in bracket. Ito yung required, no, dito sa SQL Fiddle. So, iba-iba kasi ng requirements bawat user interface, no? But, the same format ng commands. So, we have column name. Ito yung ating column name. Remember, sa ating prelim, diniscuss ko kung ano ang laman ng table or parts ng table. We have column and we have rows, no? So, sa pagkikreate ng table, mahalaga sa atin yung column name. So, we create a column name here. We call it customer ID. Okay? Didiscussin ko mamaya yung anong ibig sabihin ng commands na after na mag-create, mag-create natin itong mga column name, no? But for now, we have this following format, no? So, we have column name and data type. So, yung data type, alam nyo naman yon, nadaanan nyo na yan during your programming subjects. Kapag sinabing int, float, numbers yon, text string, var, char, or character. At yung x, x is the length of the string. Dates, nakalagay date time. So, example natin, we want to create table called customer, which has the following columns and data types, no? So, ang tawag dito ay schema, no? So, makikita mo rito sa sqlfiddle.com, kapag in-execute mo to, ay nakalagay doon, schema ready. Ibig sabihin, nag-create na siya, no? Kasi, tinype ko na to, in-execute ko na rin para masubukan ko. And, wala naman siyang error na dinisplay. So, nakalagay dito, schema ready. Pero kapag inano mo to, nag-type ka rito, tapos in-execute mo, build schema, tapos may error, o kaya wala ka pang nilagay dito, nakalagay dito, magdi-display dito yung error, no? Nakalagay, please build schema first. So, wala itong nakadisplay kasi wala pa tayong ini-insert, no, na data. Wala pang laman yung ating table, pero yung structure na na-create na natin. So, ito yung tinype ko, nilipat ko dito sa ating user interface. Okay. So, the best practice when creating tables, you should consider the following guidelines. Use uppercase, ito yung sinabi ko kanina. May uppercase yung ating create table command. And singular form table names, not plural. For example, student, not students, or customers, at example, no? Hindi natin ginamit yung customers. Okay? Columns use Pascal notation, ibig sabihin nun, student ID, ang tawag din dyan ay camel. So, bawat word, malaki yung beginning letter, no? Customer ID, C, malaki yung C, malaki din yung I, dahil magkaiba sila ng word, no? Customer ID, customer number, the same, no? Malaki yung C, malaki yung N, dahil magkaiba sila ng word. So,
yun ang ginagamit natin, Pascal notation or the camel type, no? Para ma-identify natin or ma-distinguish natin yung user-created na mga variable names or column names. Primary key, if the table is course, name the primary key column course ID. So, sa pag-create naman, kung alam natin na yung column ay para sa isang primary key or yung column ay gagawin natin primary key, we should place the word ID. No? Hindi tayo naglalagay ng first name ID or last name ID, no? Customer ID or student ID, yan ang usually na ginagawa natin, nilalagyan natin ng ID kasi usually sila yung ating in-identify or sineset as a primary key. Always use integer and identity 1-1 for primary keys. Itong identity 1-1 for primary key or primary keys, no, na common, depende yan sa user interface na ginagamit mo, no? Katulad sa Microsoft Access, hindi na niya to. Kung ang SQL command na gagamitin mo sa Microsoft Access, yan, mag-error ka dito kasi hindi niya to kilala, no? So, depende sa user interface. Specify required columns, not null. Okay, ibig sabihin ng not null, which is didiscuss din natin mamaya, no, as a type of constraint. Pag sinabing not null, ibig sabihin hindi pwede maging blanco. Okay? Kasi may mga user na tinatamad mag-type pag ayaw nang ibigay information, gagawin blanco, no? So, kung ganun yung ating design ng table, no? Mawalan tayo ng control sa mga pumapasok na data, no, sa ating database. Standardize on few disk data types. Few/disk data types. Yan. So, maging familiar sa mga standards data types. Yan. Use English for table and column names. Avoid abbreviations. Okay. For example, room number. Huwag mong gawing room no or room NR. Dapat kompleto. So, ito na yun, database modeling, no? Kapag gamit mo yung Erwin, so, kung i-compare mo dito sa atin, sa unang ating sample, medyo presentable tong Erwin, no? Kasi, yan, may mga color coding siya. Yan, may mga maganda yung lines. Yan, maganda yung pagkaka-design niya, no? So, explain ko lang kung ano yung mga lines, no? Yung lines na sinasabi is kung anong table ang magkaka-related. For example, si student ID, si student table, meron siyang relationship kay class, no? So, kasi lahat ng student ay merong class yan, no? So, ayun, meron siyang class ID. Sa class ID na to, meron siyang relationship, no? Nakalink siya dito sa class ID sa loob ng class table. So, yung iba ganun din, no? So on and so forth. For example, si phone, si student course, si student table, ay meron din siyang relationship kay student course table, no? Para makuha natin, ma-display natin, or ma-relate natin kung ano yung mga course na kinuha ng bawat student na nasa loob ng table na to. So, kung gamit naman natin ang Microsoft SQL Server, ito naman yung representation ng kanyang table, no? Ng kanyang table relationship. And the same way, no? Iba lang yung design nila, the same principle. So, ito yung procedure. Kung meron tayong Microsoft SQL Server sa ating laptop, pwede nyo itong sundin. Pero hindi ko to sinasuggest. Gamitin nyo. Pwede siguro sa pag-create ng pag-setup ng database, no? But for the creation of the schema, mas maganda gamitin niyo yung commands. Okay? So, ito yung way natin using the Microsoft SQL interface or software. So, select lang tayo ng new table. Bibigyan na tayo ng blankong table and then we will type the column name here and also the data type and then select ano, kung ano yung columns na dapat hindi blanko. Okay? So, makikita nyo, hindi commands ang ginagamit, no? Compared to this. So, select lang tayo ng select. Magde-define lang tayo ng mga column names. So, we go now with SQL constraints. Pag sinabing constraints, these are the no, method used to limit the type of data no, that go into our table. So, constraints can be specified when a table is created with the create table statement or after the table is created with the alter table statement. So, kapag kinikreate mo pa lang yung table, pwede mo nang gamitin si constraints. For example, ito, no? Yan. Gumamit na tayo ng constraints dito. Yung primary key, unique,
not null, identity 1-1. Okay? Those are constraints. No? Ibig sabihin, kinokontrol natin yung flow or yung pagpasok ng information sa ating database. No? So mamaya, malalaman natin after discussion kung bakit sila tinawag na constraints or control. So we have the following constraints, primary key, not null, unique, foreign key, check, default, identity. In the sections below, we will explain some of these details. Primary key, lahat ng table ay kung gusto nating ilagyan ng relationship sa ibang table, no, dapat meron tayong dinefine na primary key. At wala nito sa ating customer table, dinefine natin si customer ID as primary key. Primary key must contain unique values, no, kasi hindi siya pwede magkapareho. Katulad ng anong principle, anong example na principle, katulad ng mga students, no? Ang student ID ay nagre-refer lang sa isang student. Kapag may parehong student ID, o meron ng mali sa system, no? Okay? Ibig sabihin may error. Kung dalawang student, dalawang bata ay may parehong student ID, mali na yung system. The same way sa ating database, no? Hindi pwede magkaroon ng parehong values ang primary key. Kasi magkakaroon ng confusion dun sa pagmamanage ng ating data. Okay? So, kung meron kang 1, isa lang dapat yan, no? Hindi na dapat lalabas siya sa mga succeeding records. So, 1, 2, 3, 4, usually, ang value ng primary key column. At as a protocol, ang ginagawa natin dyan, si system na mismo ang pinag-create natin nung value na yun. No? Hindi natin inahayaang mag-type o i-type yan o ipasok yan ng administrator. So, paano yung gagawin? Nilalagay natin yung identity 1-1. So, pag nabasa ito ng compiler or ni SQL, sasabihin niya ay siya mag-create niyan. Alam niya na siya mag-create nung value na yon simula 1 at dapat ay walang kapareho, no? It must be unique at yung kasunod na number dapat ay mag-increment siya by 1. Okay? So magsisimula at ito yung increment kung ilang value ang itataas niya sa bawat incrementation, no? So each table should have a primary key and each table can have only one primary key. If we take a closer look at the customer table created earlier, yan. Ano na yung sample natin? So using the Microsoft SQL software, dinidefine lang natin to dito, no? So makikita mo, pag ni-right click mo kasi to, lalabas tong window na to, no? Submenu. At pwede nating i-select yun as set primary key. So magkakaroon siya ng para paano mo malalaman na siya ay nakaset as primary key, meron siyang susi doon, no? Ayan. So, yan. Ibig sabihin niya, ito ang primary key niya. Ibig sabihin, sa school ID, walang unique, kapareho, no? Dapat unique. The same way, sa second table, we have the class ID as a primary key. Okay? And the primary key column will then have a small key in front to illustrate that this is a column for primary key. Next, we have the foreign key. Ano yung sinasabing foreign key? Ito yung ginagamit natin sa relationship, no? So, makikita nyo sa ating example, si school ID ay nakalink kay school ID ng, si school ID ng first table ay nakalink sa school ID ng second table, no? Ayan. So, ibig sabihin, kung ang school ID nito ay 100, ang ilalabas niyang, ang hanapin niyang class school ID sa table na to ay 100 lahat lang. Okay, yun ang di-display niya. So, ito yung ating example ng school ID. No? So, since siya yung primary key, so ito yung meron siyang identity 1. No? So, sa second table, which is the class table, meron siyang foreign key command. Yan, foreign key references school ID. Okay? Para may set yung relationship niya dito sa school table. The foreign key constraint is used to prevent actions that would destroy links between tables. The foreign key constraints also prevents that invalid data from being inserted
into the foreign key column because it has to be one of the values contained in the table it points to. So sabi ko nga kanina, kung ang school ID rito ay 100, dapat 100 din yung kanyang school ID rito, no? So kapag ni-query natin itong school ID na 100 dito, kukuha siya ng mga data dito which refers only to the value with 100 school ID. Okay? The foreign key constraints also prevents that invalid from being inserted, no? Yun yung sabihin nun. Kapag mag-enter tayo ng new data dito sa class, yan, mag-invalid ka kung halimbawa 101 yung ipinapasok mo para kay school ID na 100, no? Mag-create siya ng error message. Setting foreign keys in a designer tool. So, kung gamit natin daw ay si Microsoft SQL server, ito yung ating procedure, no? I-right-click mo lang yon. So, kung ito yung ating primary key at iseset natin to as foreign key. So, ito naman yung i-right-click natin. Lalabas tong window na to. At i-choose natin yung relationships, no? Under ng relationships, lalabas tong window na to. And then choose tables and column specific, no? So, alin yung class ID natin na gagawing foreign key? So, si class ID. So, yan yung programming language tayo, programming command tayo na ginamit, no? Pero pag may programming command, ito yung nasa taas. Ito, using programming commands, no? Okay, after, no, na maklik mo to, ito naman yung lalabas, no, to create the tables and columns relationship, no? So, i-choose lang natin to sa para sa school table, school ID, at sa para sa class table, we have also to choose school ID as a foreign key. Next, we have the not null required columns. No, not null constraints enforces a column to not accept null values. So, yung null values na sinasabi, yung blanco, okay, na values. For example, nag-enter siya ng space, nag-press lang siya ng space bar, no? Null values yun. Okay? So, not null constraints enforces a field to always contain a value. This means that you cannot insert a new record or update the record without adding a value to this field. O, parang sa exam niya, di ba? Pag may mga sa Google Form, pag may nakita kayong asterisk na pula, ibig sabihin required yun, no? Hindi pwedeng iwanan mo ng blanco. Okay? Dahil hindi matatapos yung, hindi mo masasubmit, no? Yung exam kapag may iniwanan kang blanco. And that is the purpose of not null, no? So, ano yung format niya? Kapag gamit ang SQL command, so we have, so ginagamit natin siya, nilalagay natin siya dito after na ma-define natin yung data type at saka yung string length, no? So, not null, not null. Si area code pwedeng maging null. Also, the address, phone. Yan. So, mapansin nyo, sino yung alin yung ginagawa nating not null? Yung mga mahalaga o yung mga importanteng information. Katulad ng first name, last name, customer ID, no? O bakit walang not null dito sa customer ID? Kasi hindi naman tayo o hindi naman user yung mag-enter ng values dyan, kundi yung system o yung ating dinesign na database. We see that customer number, last name, first name is set to null. This means this column needs to contain data. While area code, address, and phone may be left empty because they don't need to be filled out. So using the designer tools, so ito lang, i-select lang natin kung alin dyan yung i-allow natin na nulls at yung i-disallow natin as not null. Next, we have the unique. Unique means constraints uniquely identifies its record in a database table. The unique and primary key constraints both provide a guarantee for uniqueness for a column or set of columns. So, makikita nyo dito sa customer ID, null, unique. Not null, unique. Customer ID, I mean sa customer number pala. No? Nakalagay, not null, unique. Ibig sabihin, sa isang under ng customer ID, dapat yung customer number ay unique din. No? Parang si customer ID.
So, bakit si customer ID hindi natin lagyan ng unique? Kasi automatic na to. Pag sinabi mong identity 11 primary key, alam na ng system ni SQL na dapat walang kapareho to, no? Siya na nagseset. But si customer number, kailangan nating iset kasi hindi ito automatic eh. Hindi ito papakilaman ni SQL, no? Kasi alam niya na user ang mag-enter dito ng values, no? Hindi siya. So, kailangan natin lagyan ng unique para kapag ang user nag-enter ng isang transaction or number na i-enter na niya, ay mag-produce yung SQL or yung system ng error, no? So, parang sa ano mo yan, pag nag-create ka ng account, no, gamit ang parehong email, no, nag-error yung system, di ba? Nakalagay is email address is already in use. Ibig sabihin, ay nasa loob na siya ng system at meron ng gumamit ng email na yon para gumawa ng kanyang account. So, yun yung use ng unique, no? In relation to the primary key command. So, ito yun, ating example. At kung gagamit naman tayo ng designer tools, yan, ito yun, no? Nilalagyan natin ng indices keys, no, para maging unique. If you want to use the designer, right click on the column that you want to be unique and select indices and keys. So, right click mo ulit. For example, si school name, syempre, pag school name, hindi pwedeng magkapareho, may kapareho. So, right click mo, lalabas itong ano na to, and then itong window na to, and then select indices or keys. And then click, add, and then set the unique, is unique property to yes. Okay, ito yan, no? Add, and then set is unique to yes. Check, ano yung check constraint? It is used to limit the value range that can be placed in a column. So, for example, ayaw nating magkaroon ng value na 0 si customer number. O, lagyan natin, check if customer number is greater than 0. So, kailangan hindi siya mag-accept ng 0, no? Kapag may nagpasok ng 0, mag-error siya, no? Dapat kasi yung constraint natin ay customer number is greater than 0. Okay? If you want to use, no, ito yung using programming commands. Ito naman yung using the Microsoft interface, no? So right click mo lang to, then i-select mo lang yung check constraints, lalabas yung window na to. And then, mag-create ka ng expression. At yung expression na yon is yung example din natin sa taas na command, no? Customer number is greater than 0. And then, click OK. Next, we have default. Ano yung default constraint? Default is used to insert a default value into a column. For example, gusto natin display ang default value na Norway para hindi na mag-type yung user kung taga Norway siya. Lagyan natin ang default value na Norway. Okay? So, kapag narita niya yun, Norway na pala nakalagay, hindi na niya itatype. He will just go on, no, with the next information required. So, paano mo siya set? Using interface, ganito lang. Select the column and go into the column properties. And then, binding. Default value or binding. Itatype natin kung ano yung value na dapat ay maging default niya, no? Next, we have auto-increment or identity. Very often, we would like the value of the primary key field to be created automatically every time a new record is inserted. So, ito na yun. No? Sabi natin, di ba kanina, si customer ID, hindi tayo magpapasok ng value, but si system na. No? So, customer ID, para malaman ni SQL na siya yung mag-create ng value na yon, we must put identity 11. Again, si 1 dito, yung first 1 ay magsisimula siya sa 1. At yung pangalawa is kung ilan ang increment bawat creation ng record, no? For example, magsimula siya sa 1, the next creation niya ay magiging 2 na kasi mag-a-add siya ng 1. The next creation niya magiging 3 na kasi nag-add siya ng 1 sa 2. So, ito yung ibig sabihin ng identity 11. Okay?
So, yung ano natin, yung lesson natin for today is hanggang auto-increment or identity command, no? Yung next topic natin for the part 2 will be alter table and some other commands, no? Relating to the creation of objects, no? Ito naman ang commands for insertion of the information. So, sa part 2 ng ating midterm, yung ginawa natin ng schema, no, na customer, ay lalagyan na natin ng data using insert into, no? After na pag-aralan natin kung paano i-alter yung table na kine-create natin, no, using the SQL commands. Isasuggest ko na i-try nyo to, no? Go to sqlfiddle.com, i-type nyo yung nasa module nyo na commands, type nyo dito sa website na to. And then, pag na-type nyo na yung commands, nakita nyo, na-check nyo na walang error, then execute by pressing the build schema at lalabas itong kanyang message, no? Schema ready. Ibig sabihin, pwede na nating lamnan yung create natin na customer table. Okay? So, that's it for our midterm part 1 lesson in database management 2.